company kanino para mahuling magnanakaw, pero ang bangko ayaw. Ayaw nila makipag-settle, ayaw makipag-cooperate, ayaw pakita yung mukha ng kriminal. Saan patutungo to? Ang kahinaan ng sistema. Yung inside job na maaaring kabahagi. At combination ng kahinaan at may inside job, nabubuo yung modus. Unti-unti nang tumataas ang bilang ng mga bangko at mga remittance company na nabibiktima ng mga sindikatong nasa likod ng bank scam at questionableng cash withdrawals. Nagagawa ng mga sindikato na pag-aralan ang kahinaan ng sistema ng mga bangko at mga remittance company na kanilang bibiktimahin. Ang siste, yung mga nabibiktimang bangko, tikom ang bibig at ayaw magsalita. Mas minabuti nilang manahimik. Subalit, yung mismong mga kliyente ng bangko at maging mga remittance company na nabiktima ang siyang mga nagre-reklamo. Yung common defense ng bangko dyan, siyempre hindi na aminin niya, no? To admit, therefore, they will be held liable and responsible for what happened inside the office. So, as a form of defense mechanism of every company, like the bank, they will not admit that this thing happened. Kasi, aminin nila to, mamubayad sila. Daños por ejercicios, and the complainant can even request to the central bank that the central bank be meted with penalty closure. So, definitely, the bank will not admit. Sa panig ng mga alagad ng batas, nangyayari ang ganitong uri ng modus dahil iisa ang common denominator nila na kung tawagin natin ay inside job. Kasi hindi naman malalaman ng kung sino na kinakailangan ng on that particular date and time magdi-deposit ang Jollibee sa PNB. Ang makakaalam lang yan, yung tiga PNB o yung tiga Jollibee. The bank should be responsible for that because as you see, sila ang may control sa lugar. Sa Western Union, nakikilala na siya ay nag-withdraw talaga doon sa isang sangay na yon. Tapos na-withdraw sa pangalan niya sa iba, inside job din. So, sa lahat ng ito, nakikita natin na medyo may pagkukulang yung mga kumpanya. Dapat ay pinangangalagaan nila ang pera ng publiko. At siguro nagkukulang ang kanilang pag-aalaga, kulang sila ng sistema. Nakakabahala ito dahil na pabago-bago at napaka-intelihente na ng mga sindikato. Pabago-bago sila ng style at pinag-aaralan nila. Nagiging praktisado na yung mga tao dyan. At napag-aralan yan at yung modus operandi na yan, lagi nagagamit. So, nakaka-alarma yung ganyang sistema. Isang angulo rin ay ang pagkalat at paglabasa ng mga tinatawag na skimming machines. Sa pamamagitan ng skimming machine, madaling makakapag-produce ng multiple ATM or credit cards na siyang gagamitin ng sindikato kahit ang orihinal nito ay nasa may-ari mismo. May mga skimmer na ikinakabit mismo sa ATM card slot o yung pasukan ng ATM o credit card sa ATM machine. Nagagawa nitong kopyahin ang lahat na impormasyon ng nasabing card. Ginagamit din ng sindikato ang micro wireless camera na ikinakabit sa mga leaflet holders sa tapat ng monitor ng ATM machine. Dito, nakikita ang lahat na transaksyong ginagawa ng cardholder na lumalabas sa monitor ng ATM machine. Kasama rin dito ang pag-dial sa mga PIN code ng kanilang ATM at credit card. Kaya't ang resulta, successive cash advance withdrawals sa credit card at ATM ng mga bangko na lumalagpas pa sa credit limit ang nagagawa ng sindikato. Ikaw ba ang nag-withdraw nito? Alin, sir? Yung mga cash advances na to. Yung nga, sir, di ako nag-withdraw ng cash advance. Ito, hindi ako nakapagkasabas na ganyan kalaki. Gano'ng kalaki? Eh, kula-kula 50 mil eh. Sa akin ni Chachards. Nire-reklamo mo dahil may mga transaksyon sa credit card mo. Ito po yung transaksyon between Citibank and Globe. Yung tinatawag nilang charge-allowed transaction.
Anong transaction? Ito daw po yung transaction na ini-enroll through ano lang, phone. Siya, na-withdrawan siya ng 196,000 sa ATM machine. Nang yung withdrawals, yung 100,000 within 11 minutes lang, yung 96,000 within 10 minutes lang na withdraw nila. Paano nga mangyayari? Eh, nasa akin yung ATM card ko. At saka doon sa kapag pag-withdraw ng ATM sa Citibank, eh inside job doon. Sapagkat ang alam natin na pwede ka lang mag-withdraw sa ATM ng isang beses sa isang araw on a maximum of 15,000. Kung yan ay na-withdraw sa loob ng isang araw ng kung ilang beses na kung ilang 15,000, eh meron ding gumagawa sa loob. Kung may sindikatong ginagamit ang makabagong paraan ng teknolohiya, may iba naman na nilalapastangan ito. Hindi nare-respeto ng sindikato ang mismong establishmento dahil kahit na may nakakasang closed circuit TV camera sa loob ng bangko, tahasan itong naisasagawa ang kanilang modus. Wala na lahat ng gamit namin, lahat ng cellphones, cash, yung buong bag ko tinangay din. Pati ATM cards, credit cards, lahat nawala na rin. Tumawag kami sa bangko ng credit card. Sinabi ng representative kung saan ginamit yung credit card nung araw na yun. Pinuntahan namin yung department store, yung sales lady na nag-assist sa kanya. Dinescribe siya yung gumamit na babae, mga 3-5-4 ang height, and then mahaba ang buhok, maputi, mataba. Tumawag po, taga PNB daw po, tinatanong kung gusto namin magpapalit. Loose bills po. Loose bills, po. Okay. Tapos po sinabi ko po, okay po, magpapalit kami, worth 30,000 po. Mm-hmm. Nasa pintuan pa lang po yung crew, tinawag na po niya agad. Pumunta po siya agad dun sa may new accounts, mm-hmm. Po siya doon. Tapos yung babae daw po, nasa loob po ng restricted area ng PNB. Okay. Tapos po, inabot po niya yung pera nasa loob, nandun po sa loob ng restricted area. Inabot yung pera sa loob ng restricted area? Tapos po, bumalik, sabi po niya, iwanan ko po yung pera. Sabi niya, iwanan mo muna. So, pagbalik po niya, tinanong niya po dun sa gwardiya, asan na yung babae pong naka-brown na pinagbigyan ko po ng pera? Sabi niya, hindi naman nagtatrabaho dito yun. Sino may sabi niya? Yung guard po. Sabi niya, inandun po yung perang pinapalit ko. Sabi niya, hindi yung empleyado dito. Yun po. Tapos nagtagal na po siya dun sa bank. Itong babae na to? Apo. Sa itsura nga nito, mukhang hindi taga-PNB dahil itsura pa lang. Mukhang magagancho na yun. Anong hawak-hawak niya? Yun po, yung katsa po na nalalagyan na ng pera ng bank. Yun ang pera hawak niya? Apo. The bank should be responsible for that. Because as you see, silang may control sa lugar. Mm-hmm. So alam nila kung saan lang ang dapat ang official transaction na magaganap doon sa authorized na counter. Mm-hmm. But if yung tao may sumalubong sa kanya at nag-usap sila at nagamit yung lamesa ng isang empleyado ron at nag-usap sila na parang tunay ang kanilang naging transaction at malalaman pala hindi pala totoo yun na yung kausap niya pala hindi tagalog ng bangko, mm-hmm. Only to find out na wala na yung pera niya. Mm-hmm. So I think there is a great negligence committed by the bank, mm-hmm. Kasi for letting those people use their office na magamit sa panluloko. Maging ang mga remittance o pera padala centers ay unti-unti na rin pinag-aaralan at pinapasok ng mga nasa likod ng bank frauds at scam. Kung po lang sa problema ko sa Western Union na perang pinadala ng friend ko from Calgary, Canada, tinawagan ako December 21 na may pera akong putunin Western Union. Binigay sa akin yung MTC number. Morning. Then, hapon ko pinuntahan sa the same station na kinukunan ko. Hindi na ibibigay sa akin kasi na-claim na daw. Sinabihan ako na, ma'am, nag-withdraw ka ba sa ibang station? Sabi ko, no. So, in-inform ko yung kaibigan ko na ganito nangyari, hindi ko nakuha yung pera. So, 10 days na, same time na nag-uusap kami, sinabi na doon sa original na station ng Western Union sa Canada, sa Canada,
taga Bacolod ang nag-withdraw. Sabi ko, I have never been to Bacolod kasi taga Loja City ako. Pero yung may pera sa Western Union na withdraw, nang hindi naman siya nakapag-withdraw, eh pwede siyang maghabol sa Western Union. Sapagkat na wala yung pera niya, hindi pa naman niya kinukuha. At ibang tao ang kumuha. Ang Western Union ay liable na isuuli yung pera niya. So hindi ito criminal case, parang civil case ito. A collection para isang mugman siguro. Pero ang Western Union naman, ang hahabol doon sa mga empleyado nila na gumawa ng kalokohan. You can help complainants make representations with the parties involved, yung mga Western Union at saka yung PNP. We can help. Kasi under our circular, no, yung registration requirement ng mga ganyang companies, ang main concern namin yung anti-money laundering. So, kanya namin sila pinarehistro. Para we see to it that they are dealing only with legitimate transactions, they know their customers, they have appropriate records to identify yung mga customers. Tapos kung mayroong mga questionable transactions or transactions beyond a certain limit, these are reported to the Anti-Money Laundering Council. Yun ang primary concern ng BSP. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang may kapangyarihan sa mga banko at remittance centers. Trabaho ng BSP na mamagitan at solusyonan ang mga reklamong dinadala sa kanilang tanggapan ng mga biktima ng bank frauds at scam. Kung papaniwalaan ang BSP, kukunti pa lamang daw ang biktima ng bank frauds at scam, partikular na ang modus sa mga remittance center. Sa totoo lang, very, very few. Considering the volume of transactions sa remittance sa bank. Department yung grupo niya only receive three. Involving Western Union. For the entire year, huh? For year 2007. I assure you, these are isolated cases. Scam, it's possible, pero there are controls in place to identify them. Ito'y maaaring hindi pa nakakaabot sa kanila ang karamihan sa mga biktima dahil sa kokonti lamang ang nakakaalam na BSP ang tamang tanggapan na dapat lapitan. Ito ang dahilan kung bakit sa kanilang talaan ay mangilan-ngilan lamang ang biktima ng bank fraud at scam. Ang tanong, bakit nabibiktima ng mga sindikato ang mga banko ng bank scams at remittance center ng cash withdrawals? Nagiging praktisado na yung mga tao dyan. At napag-aralan yan, at yung modus operandi yan, lagi nagagamit. So, nakaka-alarma yung ganyang sistema. Nakakabahala ito. Dahil na pabago-bago at napaka-intelihente na ng mga sindikato. Pabago-bago sila ng style at pinag-aaralan nila at mismong sa loob ng bangko pa sila nanluloko ng tao. Konserbatibo ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang due process kaya nagiging bureaucracia ito sa mga kliyente ng bangko na nabibiktima. Katulad ng reklamong inilapit sa kanila ng biktimang si Rowena Almusera hinggil sa kaduladudang successive cash withdrawals sa kanyang ATM account sa Union Bank. Pasabi ng Union Bank, hindi naman kami nandito para makipag-settled kay Ms. Rowena Almusera. Nandito kami para i-depend yung banko. Hindi po ako pumayag sa gustong mangyari ng Union Bank. Ano ang gusto mangyari ng Union Bank? Bigyan ko pa daw sila ng at least 2 to 3 weeks or until 1 month para imbestigahan yung kaso. Tapos kung yung videotape daw na nasa kanila, yung video file, mapanood nila, hindi po ako pumayag. Kasi ganun yung ginawa nila sa akin before. Parang sinabi ng Bangko Sentral? Dineclared po nila, failure of mediation. Kaya ako nga lumapit kung kanikanino para mahuli magnanakaw, pero ang bangko ayaw nila makipag-settle, ayaw makipag-cooperate, ayaw pakita yung mukha ng kriminal. Saan patutungo to? Yung kahinaan ng sistema, yung inside job na maaaring kabahagi, at combination ng kahinaan at may inside job na bubuo yung modus. Diba, eh, kung yan eh, surun-surun na nangyayari sa mga bank depositor natin, that's very alarming. And then by that time, the central bank should issue a memorandum or a circular to the bank na
mananabot sila sa ganyan.